Okay mga kabergi, tuturo ko na ako paano ko ginawa itong lock sa compartment ng mga workman natin. Kailangan natin ng ito, cabinet drawer lock. Yan, nakakabili ito sa Shopee. Ang kunin nyo yung 30mm, sakto yun, 30mm. Kasi ako nagkamali ako nung una eh, dalawang beses ako nagkamali. 30mm yan, sakto. Tapos kung may computer kayo o wala, kailangan nyo rin ito. Isa ito sa computer ko ito eh. Ginawa ko yan. Maliit lang yan eh. Maliit lang yan na screw para sa stopper. Ito yung gagawin nating stopper. Screwdriver. Kung may barena kayo, barena. Tapos, kung may ano naman kayo, grinder. This grinder lang, pwede na to. Ayan. Gamitin yung pambutas. Saka pang ano, pang pantay, pang hulma. Kung meron lang kayo. Pero pwede rin naman yung kahit ano lang. Kahit kutsilyo o gunting, pwede na yun. Tapos plies. Kung may plies kayo. Tapos, ito. Yung alloy. Isang straight to eh, ginawa ko lang, binend ko lang para mag ano dito. Ayan o, dito. Ayan. Ayan siya. Dito mo lang kukunin yung ano niya, yung bending niya. Tapos, syempre, una tanggalin muna natin. Tanggalin natin yung apat na tornilyo. Apat na tornilyo. So, syempre, sa stock, wala tong butas ha. Sa stock, walang butas yan. So, yun ang una natin gagawin. Tanggalin muna natin tong ano niya, tight panghipit niya. Ito, syempre, titingnan mo na kung saan mo gusto ilagay yung ano, yung pinaka lock. So, ang ginawa ko muna, dahil nakita ko na may ganito, eh no, may ganito, ginawa ko, ito ang una kong binutasan. Kasi mahirap, pagka ito ang binutasan mo una, baka tumama sa ganito, itong nasa gilid. Yan, baka tumama dyan. So, advice ko lang, mas maganda, ito unahin nyo. Ito unahin yung butasan. Siyempre, makikita mo naman yan eh. No? Yung butas na yan, medyo ipantay mo lang dito para alam mo na hindi ka liliko. Ha? Hindi ka na medyo nakatagili dito ay dito. Yan. Pantay mo lang yan dyan. Tapos, anong sukat nito? Ang sukat nyan, ito ang sukat nyan. Yan. Yan ang sukat nyan. Siyempre, dinamitan ko ng ano, barena. Yung 8 lang kasi pinakamalaki ng sa akin. Tapos, pinalakayan ko na pinalakayan. Kinayod ko na lang ng kutsilyo para ano, para mas lumaki siya, maging kasukat nito. Pagkatapos nun, para makuha mo naman yung ibubutas mo dito, isasara mo lang siya. Yan. Yan. Yung butas na yan, yan. Kuha ka na lang lapis. Tuldo ka mo sa gitna. Tapos, yun din ang gawin mo dito. Pero dito, ang pinakamagandang gawin, meron siyang flat side. Meron siyang flat side. Eh, no? May flat side, oh, di ba? Flat side. Tapos may flat side ulit sa baba. May flat side dyan. Bakit may flat side? Kasi para dito. Kasi yung ano natin, yan, yung thread natin yan, makikita mo. Dito, flat side. Dito, may thread. Thread, flat side. Dun siya. Yan o. Makikita mo yan, flat yan dito. Tapos ito, thread. Para yun yung magsisilbing lock na rin sa kanya. Maglalock na rin siya para hindi siya umiikot na ganun. Bukod sa, meron kayo nito, isang dagdag to na may flat side siya para hindi siya
umikot, yung pipigil din sa kanya. Once na nagawa nyo na yan, pwede nyo nang i-assemble. Assemble nyo. Pero maganda to kung lalagyan mo ng rubber dito o kaya dito, may goma. Para pagka umulan, hindi siya papasukin ng tubig. So sa akin, hindi ko naman nilagyan kasi nilagyan ko na ng glue. May markings na ng glue yan dyan. Tinanggal ko lang para sa tutorial. Ayan. Balik ko na. Ayan. Pansinin nyo. Meron siyang flat side. So, hindi siya maiga ganun. Hindi siya iikot. Hindi siya iikot yan. Kahit anong susi mo, hindi iikot. Ayan o. Hindi iikot. Ito, itong atong alloy na to, hindi ko na ano yung sukat nito eh. Siguro mga ilang ano lang to, inches lang to. 1, 2, mga 3 inches lang, pwede na yan. Ibibend nyo naman eh. Itong ginawa ko dito, hindi ito bilog. Dito ako natagalan eh. Kasi hindi siya bilog. Bakit hindi bilog? Kasi, yung dulo nito, ayan. Yan, square eh. Kung makikita nyo, square yan, square. Kaya hindi siya bilog, square din siya. Para dyan mo siya ilalagay. Yan. Dyan mo siya ilalagay. Para nakalak siya. Yan, nakalak. Yun ang purpose niyan. Kung bakit ito. 8 rin pinambutas ko dito, tapos kikilin nyo na lang yung gilid. Kung may pangkikil kayo, o kaya pagtsagaan nyo ng kutsilyong matibay. O kaya cutter. Ayan. Pwede na yan. Pwede yan. Ito ano to eh. Angular to. Pinutol ko lang para makuha ko yung isang bar. Pero hindi man nabibili na ano nito eh. Yung isang mahaba. Yun na lang gawin nyo. Para mas makatipid kayo. Pero kung may maingihan kayo, maganda. Matrabaho nga lang. Ayan. Okay. Ayan. I-make sure nyo lang na yan o, kita nyo yan, di ba sakto siya? Yan, sakto. Ito, bilog lang naman talaga yan eh. Bilog. Dito lang sa harapan tayo magkakaroon ng flat side. Dito, bilog yan. Sakto, 30mm. Kasi yung una kong binili 15, sunod 25. Hindi pa rin abot yung 25 kasi akala ko okay na eh. Kaya, napabili ulit ako. 30mm. 30mm sakto talaga. Pinakasakto. Flat. Ayan. Dahil lilitaw lang yung square na pagkakabitan nito. So, ayan na. Ikabit na yung ganyan. Kabit na rin natin yung ating sagit lang. Yung ano pa nga pala. Hindi ko pala nailalak. Lock nyo lang to. Isa pang purpose niyan, kaya kung bakit tayo may square. Kasi pagka nilock nyo dito, yan, pagka nilock nyo, baka umikot. Pagka bilog lang siya yung butas, baka umikot din siya. Sumabay siya sa ikot. Kaya may flat side. Ang gandang bagay yun, yung flat side. Yan. Sakto lang talaga siya, oh. Sakto lang, 30mm. Yun yung sukat. Ipopost ko mamaya sa Shopee. Yung ano. Yung pinagbilihan ko. Shopee. Shout out. Ayan. Itong dulo pala nito, medyo lagyan nyo ng curve. Huwag yung flat kasi pag flat, tatama dito sa kanto. Yan o. Tatama dyan. Tatama. Kaya kailangan, bilog siya. Pwede rin naman itong gilid lang munang tabasan nyo para may dadaanan lang siya. Hindi siya yung sasagabal bago mag-lock. So ngayon, lagyan natin ng washer para kumapit talaga siya. Then, yung nut. Yun yung una kong ginawa. So nagtaka ako, sabi ko, pag nilalak, pag bubuksan ko, sumusobra. Yan o, sumusobra. So ang ginawa ko,
Nilagyan ko siya ng stopper. Doon ngayon papasok ito. Yan. May nagtanong sa akin, "Paps, bakit ano? Bakit parang maigsi lang yung pihit?" Kasi ang ginawa ko, yan o, binutasan ko dito. Hanggang dito lang yung ginawa ko. Hanggang dyan lang. Bakit hanggang dyan lang, maitanong nyo? Kasi, yan lang o. Okay na siya dyan eh. O, nandito yung ano ko, nandito yung stopper ko. O, okay na siya dyan. Kung gusto nyo talaga i-diretso siya hanggang dito, eh, baka lumabas to. Lalabas yan dito. Yan dito. Yan o, tanggalin natin. Yan o. O, diba? Kita nyo? Lalabas na siya dyan. Depende na kung gusto nyo, dito nyo lagyan ng stopper. Wala nang problema, dito nyo lagyan. Para mas malaki yung pihitan nyo. Pero yung sa akin kasi, okay na yung ganun. Okay na yung dyan lang siya. Yan. Pwede na yan. Maganda nito, kung wala kayong pangganto sa computer, hanap lang kayo ng ibubutas nyo, tapos lagyan nyo na lang ng lock sa likod. Yan, o kaya lagyan nyo ng tornilyo para medyo kumapal siya. Maganda ba ko? Ayan, yun lang yung pagkalalagay nun. Ilagay nyo muna to ha, pagka-install nyo. Pagkatapos nyo ikabit to, yung lock, sunod itong nut para sa stopper. Ano ba yung ano? Ito. O, itong susunod nyo kagad kasi mamaya baka i-assemble nyo na, wala pa kayong ganito, hindi nyo may ilalock dito. Kaya maganda, unahin nyo muna itong ano. Ito sunod, itong stopper. Tapos assemble. Yun. Very much ano lang naman siya. Self-explanatory lang. Ang maganda dito, huwag nyong medyo, yan o, huwag siyang dikit na dikit. Huwag siyang dikit na dikit. Kailangan may space siya. May space. Para hindi makikis-kis tong plastic nyo. Yeah. Hindi makikis-kis. Yun yung ano, purpose nun, na medyo kailangan angat siya. Pagka ano nito, maglalagay kayo nito, huwag nyo lang gamitan ng barena kasi baka masira yung ano, malustre. Yan. Testing. Sabay yung susi ito. Yan o. Testing. Okay na paps. Pero mas maganda nito, pinturaan nyo ng itim. Kutingan nyo. Kung may mailalagay kayong goma dito, yung iniinitan tapos ano na siya, kakapit para sa mga wire. Maganda yon para hindi mag-iskisan yung alloy at plastic. Hindi magasgasan. Yan. Yan, maganda to. Meron din naman tutorial nito mga ano. Nakuha ko lang dito sa ano, sa India. Isang buong diretsong video lang to mga paps kasi di ako marunong mag-edit na yung may mga design may mga lumalabas na picture eh. Medyo busy din. Okay na paps ha. Ganun lang yung pagsira paggawa ng lock. Stopper, kayo na bahala kung saan nyo ilalagay, kung dito, kung gusto nyo mas malayo o dyan lang kagaya sa akin. Okay na, salamat.